Ni-surrender ko tungod sa kapait sa ibabaw, kamingaw sa pamilya, kapoy sa bukid, kahadlok, magkasakit. Gusto lang po ko maging magpahulay na nga isip civilian. Ang madilim na nakalipas sa bayan ng Manay, ngayon pawang mga alaala na lamang. Dahil na rin sa epektibong pagpapatupad ng EO-70, malaki ang naging pagbabago nito. Karamihan sa mga malalayong barangay dito noon, limitado lang ang mga daan at masalimuot kung babagtasin. Pero ngayon, madali nang marating ang mga ito dahil sa mga nadagdag at pawang mga sementado ng mga kalsada. According to the Army, based on their PDOP submission of, sa list of needs, based on needs assessment list, roads are the root of our problem in the mountain areas, the farm areas, and much more the barangay roads. The roads needs to be improved. Mabilis na rin ang pagtungo ng mga residente sa bayan. Maayos nang dumadaloy ang mga sasakyan na naghahatid ng mga produkto sa mga pamilihan. Tila nabulabog sa kanilang pinagtataguan ng mga rebelde magmula nang dumami ang mga kalsada sa bayan. Sa kasalukuyan, wala na silang nababalitaan o nararamdamang presensya ng mga NPA. Wala na talagang makonsider as presence nila rito sa Manay. Pero ang ginagawa kasi ng masabi natin yung kabila, sir, is nandun sila sa boundary ng Kumbal. Hindi na kasi sila makapasok. Bali, pag nag-operate yung army, lilipat sila rin sa ano, pero doon lang sila sa boundary. Tahimik at malinis na ngayon ang mga barangay sa banta ng makakaliwang grupong tila unti-unti nang nalansang. Ito'y dahil sa karamihan sa kanila'y nakumbinsi na umanong magbalik loob sa pamahalaan. Idagdag pa ang maring pagkundina rito ng mga mamamayan na hindi papayag na muling mabalot ng karahasan ang tahimik nilang buhay. Ayun, talagang nagsunog sila doon ng flag ng NPA. Talagang dininounce nila yung pagbalik. Ayaw na nila bumalik yung NPA sa area nila. Magandang gabi, Pilipinas!